So, part 29 tayo. Good morning, Mamang Tubero, si Ama po. Part 29 tayo. Part 30 na tayo ngayon. Ngayon, medyo mag-advance tayo, pero babalik pa rin tayo doon sa definition kasi nga sunod-sunod yung gagawin natin. You know? Medyo mainit lang talaga ako rito regarding doon sa septic tank. Septic tank, tapos yung private disposal system, ano yung sinasabi sa code na legal disposal of wastewater. Okay, una-una, pag-usapan natin yung definition, then yung construction, proper construction ng septic tank, yung minimum size, ano ba talaga ang minimum size, alin ba ang masusunod, yung revised national plumbing code natin, which is consistent na talagang minimum of 2 chambers lang, tapos yung size niya. Merong kasing nagpalabas kasi ang DOH ng memorandum circular or administrative order na ganito lang ang minimum size. So, alin ba ang masusunod? Ngayon, pangalawa, pag-usapan natin yung saan ba nagsimula itong sinasabi nating leaching chamber sa septic tank. Yung kung maalala nyo, yung septic tank natin dati, mga standard detail natin, yung second chamber, itinatawag natin na leaching chamber. Ngayon kasi, leaching chamber tayo ng leaching chamber, paano nga magli-leach yan, ipina-close na yan, di ba? So, hindi na yan leaching chamber ang tawag. So, pakibago lang yung mga nagli-lecture dyan na leaching chamber pa rin ang tawag, samantalang wala namang leaching dyan. Okay? So, saan nagsimula yon? Kasi ang tagal ko nang hinahanap yung code na yan, provision na yan, or memorandum circular, wala akong mahanap. Ngayon, meron akong lately lang, may nag-post ng memorandum circular, pero yun nga, medyo nalinawan ako, pero meron pa rin mga katanungan. Okay? Tapos, ngayon, saan nagsimula itong 3-chamber? Wala rin yan sa code, wala rin yan sa memorandum circular or administrative order ng DILG, ng DOH, wala rin yan eh. So, saan nagsimula yan? Ngayon, isa pang tanong natin, sagutin natin or pag-usapan natin, pagtulong-tulungan natin na sagutin or i-analyze itong mga ang gulo-gulo, arang bulbul, ng code, ng required provision sa code, administrative order ng DOH, memorandum circular ng DILG, ano ba talaga? Kuya, sana pagkatapos nito, sana makarating to sa DILG para pag-usapan nila, pag-untugin ko na sila dapat pag-usapan nila kung ano ba talaga. Alin ang masusunod, yung code, yung administrative order ng DILG, which is maraming pinapatupad ng LGU, or yung DOH. Okay? So, ito pang tanong, hindi ko rin kasi makita sa provision ng code or lahat ng memorandum circular dyan kung allowed ba talaga ang effluent ng mga septic tank na i-tap doon sa drainage system natin. Okay? May mga medyo malinaw na ito ngayon, pero ang pagpapatupad ay wala sa ayos. Okay? So, yun. Okay. Ngayon, i-ano muna natin yung definition ng septic tank. Okay. Septic tank, as per our code, a watertight. So, ibig sabihin, wala talagang leaching. Okay? Saan nag-umpisa yung leaching chamber? A watertight receptacle which receive the discharge of a sanitary plumbing system or part thereof. Okay? Designed and constructed to retain solids
So sedimentation lang to, digest organic matter through a period of detention, okay, and to allow the liquid to discharge into the soil outside, of the tank through a system of open jointed subsurface piping, ito na yung leaching field, or seepage pit meeting the requirement of the code. So ito yung ito. So ibig sabihin ang complete mamaya ah. So ang septic tank hindi lang, hindi yan complete na itap lang muna sa diretso sa drainage. Ang sinasabi dito to allow liquids to discharge, okay, into the soil outside the tank through a system of open jointed surface piping. So ito yung leaching field, ito yung septic tank, ito may meron siyang distribution box, ito yung absorption field, ito yung open jointed ano or perforated yan na pipe, okay. So yon, ngayon balikan natin yung definition, okay. So or a seepage pit. So after the septic tank, pwede rin yung sinasabing seepage pit. So ito yung yan, from the septic tank yan, ito yung seepage pit or leaching pit or leaching well, okay. Yun yung after ng septic tank. So ito yung sinasabing private disposal system. So walang code or memorandum circular na from the septic tank there, kahit lagyan mo pa ng ilang chamber yan, na pwedeng itap diretso sa drainage canal natin, okay. So bakit natin pinapatupad yan ngayon? LGU, attention, okay, DILG, attention, okay. So yon, ngayon merong tinatawag natin na saan nag-umpisa yan? Okay, saan nag-umpisa itong leaching chamber? Ha? Yang ang ano ko rito, comment later, okay, malamang yun yung kasagutan kung bakit, okay. So doon tayo sa private disposal system, okay. Appendix B natin, okay. Ito yung tinatawag na private disposal system, were permitted by the rules and regulations of the DNR, okay. The building sewer may be connected to a private disposal system complying with the provision of this appendix, okay. Ang sinasabing kasing public disposal system, ito yung may sewer line. Some of the areas in Quezon City, Manila, may mga sewer line yan kasi nga it's a part of the contract of the water utilities to provide sewer line na ititreat nila yung kukolektahin nila yung dumi mo, ititreat nila sa centralized STP, wastewater treatment plant. Yun yung part ng kontrata nila sa gobyerno, okay. So kung if your area is not sewered, ibig sabihin walang sewer line, ito, dito papasok ang private disposal system. But the private disposal system does not end on the septic tank or the three chambered septic tank, or kahit sampu pa yung septic chamber mo, walang sinasabing ganon na allowed ka na doon magtap sa canal, okay, sa drainage canal natin. Kasi ang supposedly ang drainage canal natin pala, akala ko noon that is a combined drainage system which is
sinasabi ko na yung combined drainage system, yung storm water natin na pumupunta dyan, at the same time lahat ng effluent ng septic tank, which is akala ko allowed yan, yun pala hindi. Kaya wala talagang silbi, hindi talaga magbabago yung quality ng water natin sa Pasig River or sa mga waterways, kasi nga inaallow natin to ng mga LGU, which is not ano pala allowed. Okay, so ito yung ano, private disposal system. Okay, ngayon the building sewer may be connected to a private niya, sarili mo, sewage disposal system complying with the provision of this appendix. The type of system shall be determined by the location. Okay, siyempre location, paano ka maglalagay ng private disposal system na may leaching field, may distribution box, may leaching field, or kung maliit lang lote mo. Okay, so yun yung problema. Okay, soil porosity, paano ka maglalagay ng leaching field kung yung lupa may tawag dito clay, medyo kwan, paano mag-absorb ng ano yan, di ba? Hindi babaha lang yan ng amoy-amoy dyan, baho. And ground water level, paano pagka maglalagay kung ang ano mo is mataas ang ground water level, di ba? Shall be designed to receive all sewage from the property. Okay, the system, except as otherwise approved, shall consist of septic tank with effluent discharging into a subsurface disposal field. Yun na yun. Septic tank, okay, subsurface disposal field. Okay, balik tayo ha. Disposal field, discharging into a disposal field, or nakalagay kama, into one or more sewage pit. So pwede rin palang from the septic tank, either patawag dito, sana yun, either from the septic tank meron kang disposal field, or either from the septic tank, yan, septic tank, diretso ka sa sewage pit. Okay, sewage pit, pasayon ulit natin, sewage pit, one or more sewage pit. Siyempre ang sewage pit, kung hindi naman, depende kasi yan sa porosity ng ano, sa flow malakas, tapos mahina naman ng clay or adobe yung ano mo, paano magli-leach yan, di ba? Kasi open yung leaching field or sewage pit, di ba? So, or combination of subsurface disposal field and sewage pit, or combination. So, big sabihin, ang combination na sinasabi, eto, may leaching field ka na, tapos sa dulo, meron ka pang sewage pit na ilalagay. So, medyo kampatid, pero may mga calculation dyan, dapat may percolation test ka pa. Okay, siyempre alamin mo yung porosity ng soil mo, paano siya ka mabilis mag-absorb. Actually, nakagawa na ako dito when we have a project JICA, medyo remote, walang drainage system, walang ano, gumawa kami nito. May percolation test pa kami ginawa nung hapon. Okay, so yon, hindi pa ako tubero noon, civil pa ako, civil ang pinapractice ko noon. So yun yung sinasabi kong walang sinasabi na yung una natin, yung leaching well, leaching chamber na second chamber ginagawa natin, wala sa code yan. Ewan kung nasaan yan nag-umpisa. Malamang yan, nag-umpisa yan dahil nga dito parang siguro local ordinance yan, or discretion ng local engineer or building official na
i-approve na lang yan dahil nga doon sa, lalo na sa mga probinsya, ay wala naman tayong mapagtapan na malapit na mga or maliit ang area. Okay? Kaya nga sa probinsya ang ginagawa natin, kung wala mapagtapan or maliit ang area mo, ang ginagawa ng mga tubero, ihinihiwalay yung waste sa doon sa gray at saka black water. Then yung linya, ang pinapasok lang nila doon sa septic tank which have a leaching chamber, open yon kasi nga walang outlet yon kasi walang drainage or maliit ang area. Tapos yung waste natin sa kitchen waste, yung sa shower, yon pinapalabas lang, magkanal-kanal na lang doon. Tapos yung mga mumo, mag-alaga na lang tayo ng pato para kasi parang langaw. Kung hindi mo napapansin, kung napapansin mo, mas maraming langaw sa probinsya kaysa sa Manila. Kasi nga sa Manila, yung ang halos lahat ng kitchen waste dito ay napupunta doon sa septic tank which is hindi na nilalangaw. Okay? So yun, baka yun ang katanungan kung bakit may leaching chamber yung mga septic tank dati. Okay. Ngayon, tawag dito, ang susunod na pag-usapan, medyo mahaba to ha, medyo putulin lang natin 2 to 3 videos to regarding this topic. Kasi gusto kong makarating ito sa LGU, sana. Sa IDILG, sa LGU, sa Office to Building Official, sana nagpapatupad. Sana makarating ito sa DOH, sana makarating ito sa NAMPAP na author ng plumbing code, sana makarating ito sa grupo ng mga sanitary engineers kasi this is sanitation issues. Okay? Sa PISAM, kung meron kayong access na ma-discuss ito doon sa revised national building code natin kasi ongoing yata ngayon, sana makarating para at least magbunga man lang yung effort natin para sa environment kasi useless talaga lahat ng effluent natin diretso sa kanal, diretso sa Pasig, sa waterways natin. So malaking tulong yung ginagawa natin nila ni Isko Moreno, yung mga LGU natin paglilinis ng basura, pero andun pa rin yung pollution . Kasi nga lahat ng septic tank natin napunta doon sa hindi naman properly treated yan. Okay? Kung makikita mo yung definition ng septic tank, only i-digest lang to retain, digest organic. So, hindi yan treatment, actually total treatment. So yon. Ngayon, pag-usapan natin yung alin ang masusunod na size ng minimum volume, wet volume ng septic tank. Okay? Kasi magulo itong DOH, nagpalabas din ng minimum wet volume ng septic tank. Alin ba masusunod dito? Okay? So yon. Okay, capacity of septic tank. Okay? Sabi rito, meron dito ha, leaching chamber, medyo mahaba ang discussion dyan. Yung leaching field, mahaba ang dyan discussion, may mga calculation dyan, babalikan natin yan kung may time tayo. Okay, so septic tank yan. Septic tank shall have a minimum of 2 compartments. So it is consistent na ang septic tank talaga is minimum of 2 compartments lang. The inlet compartment of any septic tank shall not be less than 2/3 of the total capacity of the tank, that is the total wet capacity.
hindi kasama yung air chamber o air space natin dyan. Wet capacity yan. Okay? Ngayon, 2/3 nor less than 2 cubic meters liquid capacity. So, inlet pa lang yun. 2 cubics na. And shall be at least 0.9 yung mga provisions. Okay. Ang pinag-usapan natin dito is the wet volume, total wet capacity. Okay, 2 cubics ang inlet. So, inlet chamber. Walang sinasabi itong leaching chamber, ha? Kaya, inlet, the term is, kung tubero ka, dapat inlet chamber at saka outlet chamber. Okay? Or the second chamber. Okay? So, liquid capacity, yan. Okay? The secondary compartment, yan. Secondary compartment or the outlet chamber of the septic tank shall have at minimum of 1 cubic meter. So, ibig sabihin, ang minimum liquid capacity ng septic tank, no matter what, kung kahit isa lang nakatira sa bahay, isang kwarto lang, ang minimum capacity is 3 cubics. Walang sinasabing 2 cubics. Okay, tingnan natin itong DOH. Gulo eh. DOH. Okay. Ito yung memorandum circular. Palagyan natin. Okay. Administrative order pala, 2019-0047. Okay. So, walang nagsasabi na 3 chamber. National Standards for Design, Construction, of Operation of Septic Tank System. Naka-ano na rin yan, ha? Naka-upload yan doon sa files. Titingnan nyo doon sa Facebook group natin. Yan. Pre-online master plan review. Tingnan mo yung doon sa files. Yan, sa files, nandoon yan. Naka-in-upload ko yan. Pwede nyong i-download yan. Mga notes na yan, ha? Free yan. Walang bayad yan. Okay, pa-member lang kayo. Okay. Private disposal system, ito DAO 2016, DOH, DILG, andun yan. I-download nyo, basa-basahin nyo kung may time kayo. Okay. Hindi puro comics. So, yun. Balikan natin itong, sana ba tayo? DOH. Okay. DOH Memorandum Circular. Dito tayo sa, balikan natin yan mamaya, yung alternative sanitation technology guidelines. Okay, eto design consideration. Minimum daily inflow of hydraulic load of 50 gallons, okay, per person per day. So that is approximately 200 liters per capita per day. Okay, 50 gallons yan, 50 gallons per person per day. Tapos sinasabi nila minimum tawag dito daily inflow based of not less than 10 person. So yun yung minimum nila. Okay, ibig sabihin effective sa second chamber minimum effective tank. Dali, meron silang sinasabi rito na so kung minimum 50 gallons times 10, so that is 500 gallons, equivalent yan sa 2 cubic meters lang. So meron dito sana ba yun? Lea, medyo
Separameter. Four inches. Sandali ha, sandali lang, medyo to design consideration, ulitin natin, 50 gallons per capita. Per capita, per person, per day yan. So 50 gallons i-ano mo na lang yun sa, so daily inflow base of not less than 10 person for a cluster of household yun, 50 gallons times 10, so that is only 500 gallons, but the minimum dito sa ano is 750 gallons yan ang minimum yan, no? 750 gallons minimum, so that is 3 cubics ang sinasabi ng DOH is based on not less than 10 person, so that is only 500 times 10 person, so that is only 2 cubics. Ano ba ang masusunod dapat yan? Okay? Yun yung tanong. Alin ba ang masusunod sa minimum size ng septic tank? DILG, yung code ba natin? Or yung DOH? So, putulin muna natin dito, ha. Ngayon, meron akong napansin rin sa mga standard detail natin. Sana pag nakatapos ng lecture nito, baguhin niyo na yung mga hawak niyo ng standard detail, kasi karamihan itong baffle tea. Ito yung sinasabing baffle tea. Ay karamihan nilalagyan niyo ng nipple yan sa diyan papunta doon sa clean out sa taas. Okay. Ito, nilalagyan nyo yan ng nipple diretso papunta doon sa kawan. Mali po yan, dapat yan putol. Okay, to prove it, basahin natin yung code, which is B5.8. Ito, inlet and outlet pipe fittings or bubbles. Yun yun. Ito yung sinasabing pipe fittings or bubbles. Inlet or outlet pipe fittings or bubbles. Ito yun, pipe fittings or bubbles. Appendix. And compartment partition shall have a free vent area
saan yan yung tree-bent area equal to the required cross-sectional area of the house sewer or private sewer disposing the discharging there into to provide free ventilation above the water surface. So, saan yung prevent area? Yan yung prevent area, sir, mga ma'am. Ito, prevent area yan. Yan yung dapat open yan. Open prevent area. Kasi, pag close mo yan, at yung hindi mo man malagyan ng tawag dito, ng vent, kasi actually required ng vent itong septic tank. Kasi, kita mo yung airflow. Yung methane dyan, hindi yan nakakalabas, sasabog yan. Ito mo, our piping system sa sanitary is half full lang ang design yan. May airflow. Kung open yan, ito airflow, this is the air space. Papasok dyan, lalabas, papasok dito, lalabas dito, then papasok. So, kung nakatap yan doon sa drainage canal, na inaalaw na hindi naman pala dapat, mayroong mga additional requirement dito, which is we will discuss it later. Okay, so yun yung open vent area, yan wag nyong isarado yan, ha. I-edit nyo na yung mga hawak nyo na mga standard detail at mali yan. Okay, so yun, ngayon next natin, itigil muna natin to, next natin na pag-usapan is pero kadugtong ngayon, usapan natin kailan ba dapat yun pala, ano ba ang in lieu, yun yung sinasabing guidelines sa alternative sanitation technology, na kung hindi severed yung ano mo, yung linya mo o yung area mo, at saka an on-site treatment system that includes components different from those used in conventional septic tank and leaching field system, an alternative system is used to achieve acceptable treatment and dispersal discharge of wastewater, where conventional on-site system may not be capable of meeting established performance requirements to protect the public health or water resources. So, high groundwater level, low permeability solids, so that is the porosity ng soil, shallow soil or other conditions that limit the infiltration and dispersal of wastewater, where additional treatment is needed to protect groundwater or surface water quality. Ngayon, kung hindi mo ma-meet yan, siyempre, una, location, hindi kaya ng area mo ang leaching field, that is private disposal. Meron binigay na alternative ang DOH na to comply, na pwede mo nang sa tingin ko, sa pagkakaintindi ko dito sa kwan, pwede mo nang pag na-comply mo yon, aside from the septic tank na minimum of 2 chamber, meron kang additional na idadagdag doon, pwede ka na mag-tap doon sa drainage canal. Yun yung pagkakaintindi ko rito. So, hindi talaga allowed sa ngayon, kahit 3 chamber pa yan, na hindi mo masusunod itong administrative order ng DOH, hindi para talaga pwedeng mag-tap sa drainage canal ang effluent ng septic tank. So, yun yung next na ano natin, na pag-usapan natin. At saka, ano ba ang minimum requirement na septic tank, allowed lang ang septic tank? Ilang gallons per ano ba yan, or DFU, or ilan ang sewage, or otherwise pwede i-require ka na ng wastewater treatment. Okay, hanggang sa kailan or saan ang limitation ng septic tank na paggamit, yun yung pag-usapan natin sa next. Okay, so this is part 30. Okay,
Then next, pag-usapan natin yung tawag dito, yung nabanggit ko. Okay, so thank you, partner, ito.